ito yung pinaka-importante nating tools ngayon. Kasi marami akong gagawin na frame. Magwi-welding tayo, kaya ito ang gagawin natin. Kaya samahan niyo ako sa paggawa kung paano gawin. Ito yung galing sa cut-off machine natin na clamp. hindi naman masyado nagagamit ko dito, kaya alisin ko para ilagay natin sa importante na lugar, kasi useless lang siya dito. Kaya pwede naman tayo mag-cutting kahit walang clamp. Sa pag-welding, kailangan ko ng clamp. Dito natin siya lalagay. Yung mga hindi pa nagsusubscribe, paki-subscribe na lang po mga kabayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Nakapanood din kayo dito. Ito yung dati na sa cut-off machine natin na clamp. Dito ko ilalagay ngayon kasi marami tayong ipa-fabricate na ano, mga frame. GI pipe na dimidya yung gamit natin, kaya mahirap kung mag-welding ako walang holder, walang clamp. Kaya tinanggal ko yung clamp sa cut-off natin para gawin natin dito sa fabrication area. Ito yung inuna ko, lalagyan natin ng naka-angle siya. Ito yung clamp niya kasi corner paggawa kasi ng frame. Pag nag-assemble kasi ako ng mga frame, inuuna ko yung letter L. L lang muna, L. Puro L muna yan. Kaya kailangan ko ng holder dito sa pag-assemble ng L. Ito na yun, wini-welding ko para hindi tayo mahirapan pag-assemble or pag-fabricate. Kasi nga pag hawakan natin, minsan gumagalaw pa, pero pag naka-clamp, hindi na talaga gagalaw. Naka-hold talaga siya. Kaya pag nag-welding tayo, walang galaw. Matagal ko nang gustong gawin to kasi marami na akong inassemble na mga frame. Kaso sa ngayon, sobrang dami yung gagawin natin, kaya ginawa ko na talaga yung holder. Ito yung ginawa ko muna, yung naka-angle para ilagay ko sa dulo ng clamp natin sa yung galing sa cut-off. Ikukunik ko na ngayon sa clamp yung ginawa kong angle na para sa holder natin. Yan, ganyan. Pag naglagay ako ng dalawang tubo na i-welding natin, automatic siya, naka-eskwala na yon. Kasi 90 degrees yung ginawa natin na guide para pag inipit ng clamp natin, automatic siya naka-eskwala yan. Hindi ka na magsusukat ng, hindi ka na gagamit ng eskwala kasi yung holder natin eskwalado na yan. Kaya naisipan ko na ito talagang pinaka-importante natin ngayon. Kasi marami yung gagawin kong mga frame, mga gagawing props doon sa ano, sa firing range. Kaya ito yung ipapakita ko sa inyo ngayon.
Yung mga hindi pa nakakapag thumbs up dyan, paki-like na lang po. Saka yung mga hindi pa nagsusubscribe, huwag kalimutan i-subscribe. Saka paki-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga darating mga bagong video. At pindutin nyo rin yung all para lahat ng mga video ko makita nyo yung mga dati kong mga upload. Baka mayroon kayong mga gustuhan doon. Ito, susubukan na natin mga kabayan yung ginawa kong holder. Yung dalawang tubo, ano natin, simbolin natin, gagawin nating L. Yan, hindi na tayo hahawak, hindi na natin, hindi na yung gagalaw kasi naka-clamp na yan. Pag welding mo, walang galaw talaga kasi naka-hold. Yan, napakadali lang. Ito na yung ginawa natin na clamp. Automatic yan, naka-eskwala na yan. Saka hindi mahirap pag tanggal-tanggal kasi yung lock niya, pwede mo angatin. Pag hinigpitan mo, hihigpit siya. Yan o, pag tinanggal natin, pwede mo nang i-adjust ng malapad, makapal. Kaya madali alisin, madaling higpitan. Yan ang napaka-importante kong gamit ngayon kasi maya-maya mag-assemble tayo ng maraming frame. Yan. Yan lang muna yung letter L muna kasi pag na-symbol mo na yung maraming letter L, pag buo mo ng rectangle or square na frame, hindi ka na ulit mag-i-eskwala kasi ano na yan eh, eskwalado na yung dalawang sides, dalawang corner pala. Pag yung dalawang corner eskwalado na, pag pinagtagpo mo yung dalawang L, automatic yan, hindi na kailangan mag-eskwala pa. Basta parehas ang sukat, eskwalado rin yan. Maliban lang kung nag-iba yung sukat, magiging trapezoid yung frame. Pero ito, pag rectangle, yung dalawang sides parehas ang sukat, yung dalawa naman parehas, eskwalado talaga yan, apat na corner. Ito, gumawa ko ng dalawang letter L para i-assemble natin para makita nyo kung gaano ka-epektibo tong clamp. Yan, ipu-full weld lang natin yung kabila kasi yung kabila lang yung na-welding. Ito, dalawa ng letter L pinagtagpo ko. Rectangle na yan ang resulta. Sa wini-welding ko ngayon, hindi na kailangan natin mag-eskwala kasi eskwalado yung dalawang L. Pag eskwalado yung dalawang L, automatic yan. Hindi ka na kailangan mag-eskwala yan. Automatic 90 degrees din yan. Kaya napakabilis gawin. Mabilis ang proseso pag may holder. Ito, lalagyan ko lang ng ano sa gitna partition kasi medyo mahaba. 10 by 6 kasi ito eh. Lalagyan lang natin ng parang bridging niya.
Yan, 5 feet yan. 5 feet ang gitna. Susukatin natin ang 5 feet. Kasi 10 feet yan yung haba niya. Kaya lagyan natin ng 5 feet sa gitna. 5 feet na rin yan sa kabila. Ngayon, i-welding ko lang. Diretsahan na to full weld. Kasi ano lang naman to eh. Frame lang naman to ng ano. Ng mga net. Parang bakod to eh. Magiging bakod sa ano lang naman to. Props lang. Babalik ta rin ko lang kasi hindi pa na welding yung kabilang sides. Yung kabilang side hindi pa na welding kaya binaliktad ko lang muna. Dito na lang sa gitna. Last na yan. Hindi pa pala na ano sa likod. Ayan. Full weld na talaga yan. Ayan. Sa loob ng 4 na oras, may nagawa na tayo ng 7 piraso na frame. Half day lang yan na. Pero kung wala tayong holder, baka mahirapan tayo. Hawak-hawak pa lang. Hanggang dito na lang mga kabayan. Maraming maraming salamat po.